Tignan talaga siya. Naghahanap ng ano? Naghahanap ng... mate. Ng mate. Sige na, lakasan mo na lang yung boses. Okay. Mo. Hello everyone. Ulit. Hello everyone and welcome sa another episode ng ating YouTube channel. Yes. And of course, social distancing pa rin tayo kasi yes. Kailangan natin magstay sa bahay. Alam mo ba tawag doon? Ano, gaganyan-ganyan ka, tapos hindi mo alam yung tawag sa dubbing. Anyway, ayan. So, marami kasi ako nababasa sa Facebook na this is a Black Swan event daw. Black Swan? Oo. Eh, alam kong Black Swan, yung pelikula lang ni ano? Natalie Portman, di ba? So, alam ba yung... doon? Alam ba yung Black Swan na yan? Mukha ko epileptic. Ayoko nga pala, baka hindi nyo napanood yung video natin dati. We are actually just in the village center at magkalapit lang kami ng bahay ni Renzi, kaya walang na-violate. Walang paglalakwatsa na naganap. Ayan. So, but anyway, balik tayo sa topic natin, which is ano ba yung Black Swan event na yan? Ang Black Swan, ang Silver Swan kasi. Toyo. Toyo yun. Oo. Okay. May nakita na ba kayong Black Swan? Wala pa, di ba? Or kung may nakita kayong Black Swan, could be very, very rare. So, okay. Black Swan events are very ultra rare events na nangyayari. Okay. Ayan. Okay. Like, for example, yung nangyayaring global pandemic. Oo. Okay. Pwede mo sabihin yan. Oo. Sige, okay lang. Yung nangyayaring global pandemic. Okay. It is a Black Swan event na super hindi na foresee. Oo. Hindi mapipredict. Hindi mo mapipredict, pero nangyayari. Oo. Ayan. Ano pa ba yung mga Black Swan event? Halimbawa, US-China trade war. Di ba? Na nobody predicted. Oo. Ayan. Mga... isa yun sa mga ano, mga Black Swan events. So anything na not the usual that affects the market. That affects the market and kumbaga our very own lives are called Black Swan events. In our personal lives, meron din mga Black Swan events. Like siguro bigla kang ma-diagnose ng terminal illness. Pwede. Magbabago yung buong buhay mo noon eh. Mag-iba yung priorities mo. Or mag-iba yung long lost anak ka pala ng isang hari. Big businessman. Okay. Isang bilyonaryo. Ano? Isang bilyonaryo. But siguro ang mas importanteng kailangan natin sagutin para sa mga nanonood sa atin is pag nangyayari yung mga Black Swan event in the market, in the economy, ano ba dapat ang ginagawa nila? Number one, do not panic. Oo. Sasabihin namin sa inyo pag kailangan na magpanic. Oh, we'll tell you when to panic. Yeah. But that's not the right time. Anyways, do not panic because again, markets always recover. And kung titingin kayo for example sa tradingeconomics.com, one of the websites, Google nyo, tradingeconomics.com tapos plus US Dow Jones Industrial Average, i-select nyo yung since inception or all, makikita nyo no ang performance ng US stock market from the early 1900s hanggang year, hanggang ngayon. Okay. So, ano yan? Dumaan yan doon sa mga World War 1 and 2. Tapos yung Great Depression noong 1920s. US-Iraq War. The Great Recession ng 2008. At makikita ninyo, okay, that ang movement is pa ganun. Pataas pa rin. So again, sinasabi natin, the stock market is really for the longest time. But of course, hindi naman kayo mabuhay ng 100 years. Oo. So, but the point is that, okay, ano yung point ko? Well, kasi since hindi ma-predict yung mga Black Swan events, yes. The more emphasis sa preparation. That's why, again, sinasabi natin is that do not panic because, again, the markets would always recover. Okay, we have videos on what to do when the market is down. Huwag silang mag-panic selling ng mga investments sila. Do not, because always have informed decisions. Oo. Ayan. And kapag pagdating sa pag-i-invest,
kung meron ka talagang sinusunod na investment strategy or financial plan, is it best to just stick to your plan? Yes, you should stick to your plan. Always remember your strategic asset allocation. Okay, kung ilang percent ka ba dapat nasa stock market, ilang beses ka ba, ilang percent ka ba dapat nasa bond, and of course monitor the market for any developments and any potential downside, kasi pwede kang bumili or maybe to rebalance or reassess your portfolio. Black Swan nga, hindi nila alam gagawin pa nila yan. Hindi, basta inputs lang. Yeah. But of course, inputs yun nga, kaya nga tayo nandito. Kaya shameless plug. Kung kailangan yun ng katulong para i-evaluate ang inyong portfolio. With your financial goals. Yes, and to come up with a financial plan for the next few years or even the next few months, you can always send us an email sa admin@wealtharchy.com para pwede naman tayong mag-Skype meeting, di ba? Hindi natin kailangan lumabas ng bahay. Skype, Google Hangout, Viber, Facebook Messenger. Or Zoom, no? Yan, medyo uso din ngayon yung Zoom. Yan. So, yan. That's it, no? Always remember na during these times, kailangan rational and logical tayo mag-isip. Huwag tayo magpanic. Huwag magpanic. And of course, your emergency fund, kung meron kayo emergency fund, would really greatly help because again, kung meron kayo 3 to 6 months of emergency fund, then hindi kayo mag-aalala na maski mag-down ang market, maski magsara yung stock market, okay, or ang bond market for the next 3 to 6 months, okay, may panggastos kayo. Oo. Alright. So, dapat laging handa. Alright. So, that's it. And kung meron kayong questions, you can always just ask it in the comment section or email us. We would like to hear from you if there are any other terms that they'd like to learn na gusto nyo i-explain natin. Oh, sa FB page din natin, look for our FB page, Wealth Archie. Alright. So, kung may natutunan kayong bago today, please give this video a thumbs up. Yes, mga friends. And please remember to subscribe to our channel. Yes, thank you. Alright, so see you next week. Bye-bye. Bye-bye.